Hello po mga kabayans, at saglit lang. Dito po ako sa sofa namin para mapakita sa inyo yung playground. So ngayon pong araw mga kabayans, napagplanuhan namin ni Maddy na medyo ibahin itong playground kasi medyo siguro mga isang taon kalahati na po na ganito yung setup nitong playground ng mga ibon namin. Kaya naisipan ni Maddy na kumbaga gawan ng reparation or ng ano ba tawag doon? Basta parang iibahin po namin yung itsura niya para maging excited ulit yung mga ibon namin. Kasi po minsan, tamad na sila. Napunta lang dito, dadapo, tapos yun lang. So gusto namin gawin exciting para sa kanila yung bagong playground. So, pero kumbaga, kunyari po ito yan. Siguro dadagdagan lang namin to ng mga kaunting mga kahoy-kahoy. Tapos po, itong duyan nila dito. Yan. Yan. Gusto po yan paltan ni Maddy ng parang tawag ito obstacle para sa mga ibon. So try po natin ngayong araw kung magagawa namin lahat at yan. Katulad po ngayon mga kabayans. Mahulog ako eh. Yan, katulad po ngayon, bukas yung cage namin pero hindi nalabas yung mga ibon. Kasi po, mukhang boring na sa kanila to eh. Kaya yan. Pasayahin ulit natin ang aming mga babies dito sa bahay kasi parang nalulungkot na sila eh. Lalo na, nung namatay yung isang ibon namin na si Grace. So, yan mga kabayan, sama niyo po kami ngayong araw. Hindi naman to ganun ka-exciting, no? Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo yung gagawin namin ngayong araw. So yan. Enjoy sa panonood po mga kabayans. Papakita ko pala sa inyo yung mga design na napili ni Maddy at susubukan namin gawin yun. So yun pa mga kabayans, medyo madami-dami yung design na napili ni Maddy pero hindi po namin gagawin lahat. Kumbaga dito lang po kami kukuha ng idea pero yung pinaka-paborito po ni Maddy na design na ito. Yan, ewan ko po kung kita nyo. Anuin natin yung brightness, babaan natin. Para po makita nyo ng ayos, yan. So yan po, tapos yan, yung mga yan. So ayan, subukan po namin ngayong araw or ngayong hapon na tapusin lahat ito para po bukas makapag-vlog kami ng panibago kasi bukas po gusto namin gawin yung Christmas tree kaya sana matapos to ngayong araw. So ayan po mga kabayans, lumalalim na yung gabi so simula na tayo. Samahan niyo po kami. At mga kabayans, ito po yung mga kahoy na nakolekta namin sa forest ni Maddy. Ayan. So sana kumasya po lahat kasi medyo marami yung balak ni Maddy gawin eh. Kakaunti yung kinuhang kahoy. So yun nga po pala, by the way, nandito si Daisy. Kasi po napansin namin nitong mga nakarang araw eh parang nagkakasakit. Kasi po nagsusuka. Eh kaawa naman, baka mamatay din. Kaya yan, dinala po ni Maddy sa vet nung isang araw. Tapos ngayon nilagay muna po namin sa small cage para makapagpahinga. Tsaka po yung tubig niya eh may gamot. Kaya bawal isama sa iba. So, yun na. Mukha naman po siyang masigla. Kaya, ayun na. Medyo naging kampante kami ni Maddy. Pero, yun. Ginagamot pa rin po namin si Daisy hanggang sa maging 100% healthy siya. So, simula na po tayo kabayan. Ang dami ko sinasabi. Ito nga po mga kabayans, nakatapos na kami nung unang row. Ito po siya. Ayan. So ang plano po namin dapat tatlong row kaso medyo mahaba po eh hindi sasakto dun sa playground. So ang plano po namin ay dalawa na lang. So gagawa po kami ng isa pa dito. Then pagkatapos po nun, yun na yung final project. Tapos pagkatapos po nun, gagawa po kami ng isa pa nito para po dalawa silang partner sa magkabilang gilid doon sa duyan kasi papaltan po namin yon katulad ng nasabi ko kanina. So tara, tuloy po tayo.
Hello po mga kabayan, sa hindi ko inasana, isang oras po pala to. Kala ko mabilis lang, so yan po, ito yung ginawa namin. So ano po sa tingin nyo, cute ba siya? Cute na cute po kami ni Maddy dito. So hindi po siya kapareho or katulad nung pinakita ko kanina kasi nag-adjust po kami kung ano lang ang meron kami dito sa bahay. Yung mga gamit, yung mga tali na yan, tas yung mga kahoy. So yan po mga kabayans, may mga bids po dyan. So yung mga ibunan namin ang bahala kung paano nila gustong laruin yung mga yan. So pwede po nila yung i-adjust. So ito po ay hindi pa tapos mga kabayans kasi lalagyan pa po namin yan ng kahoy dito sa gitna. Yan dyan na nakasabit para yun po yung kagat nila. Kasi po mahilig din mga agat yung mga ibon na yan eh. Sa totoo lang po, yung ibang kahoy dito sa kulungan na to, eh paubos na. Kasi po ang hilig talaga nilang mangut-ngot na mga kahoy. So ito po, the best para sa kanila yan. Kasi po, fresh yung iba, tapos yung iba tuyo. So sila na pong bahala mamili. Oh, yan na. Oh, excited na nga po sila para dito mga kabayans. So, yun na. Isabit na po natin sa taas. Tingnan natin kung babagay sa setup namin. So, yun. Kagaya nga po na sinabi ko, aalisin ko na yung duyan para palitan nito. So, mga kabayans, siguro bukas na namin itutuloy yung iba nito. Kasi, yun nga po, hindi namin inasahan na matagal pala. Lagi naman ganun, di po ba? Pagka iniisip nyo, madali lang. Pero, pag nasa process na, matagal tsaka mahirap. So, let's go mga kabayans. Isabit na po natin itong bagong playground or laruan nila. So ito pa mga kabayans, itatabi muna natin kasi baka kailanganin pa natin to sa future, no? Yan, daan-daan lang. Sabit na po natin ito. Hello po ulit sa inyo mga kabayans. Ito na po yung next day kasi hindi namin natapos kagabi obviously. So ayan po, meron kami dito ng mga patungan ng mga kape, ng mga tea. Isasama ko na to sa DIY since hindi naman po namin to ginagamit. No? Gagawin ko po itong paa nung magiging dapuan ng mga ibon or magiging playground ng mga ibon. So hindi na po natin papatagalin, wala na akong sasabihin na iba. So ayan, continue tayo sa DIY. So yun pa mga kabayans, ito yung nagawa ko. So ito po ay suggestion ni Maddy na gawin paikot yung mga sanga rito para po may aakyatan yung ibon namin kasi ang cute nila pagka umaakyat sa hagdan. So, ayan. Ano po sa tingin nyo? Tingin ko cute naman. Tapos po, dito sa taas, plano kong lagyan ng kahoy pa. So kumbaga, magiging ganito po yung itsura niya. Ayan, isa dyan. Tapos, isa dito. So, magkasalungat po sila para medyo exciting sa ibon. So, parang ganyan po yung magiging kalabasan. Yan. Sana kita nyo na maayos. So, yan pa mga kabayans. Huwag na natin patagalin to. Hello pa mga kabayan, so ito na po yung final
project namin. So yan, nilagyan ni Maddie nito. Yan siya po nagawa niya yung mga maliliit lang na bagay ang ginagawa niya. Ano po? So yan, ito po siya mga kabayans. At nakita niyo naman po yung ano, una nito. Ano, hindi siya ganoon kaganda. Simple lang, pero yan, in-update po namin sa ganitong klase. So ginawa ko po itong ganito in purpose kasi po meron ditong yan, dyaryo. Para po pagka lilinisin ko ay papalitan ko lang ng dyaryo tapos papatong lang na ganyan. Then ayan, malinis na po ulit. So ayan, lagay na natin sa taas ng kulungan at tingnan po natin kung magiging interesado yung mga ibon namin. So mga kabayan, tanggalin po muna natin to para makita niyo yung pagkakalagay ko nitong bagong playground. Oh, ito na. So ayan. So ayan po mga kabayan, hindi ko alam kung i-update pa namin itong playground na to kasi mukhang maganda naman eh. Siguro dadagdagan na lang po namin ng mga sanga-sanga dito, pero ayan. Ito po yung setup namin. So may kulang pa pong isa dyan sa taas. Ito po pala, gusto ni Maddie na dito sa kabila. So nilipat namin kahapon. At ayan, tuloy lang po tayo sa ating project. Happy Saturday po sa inyo mga kabayan. At ayun po, hindi ko na natapos yung vlog under the week dahil nagkatamaran na po kami at saka nawala na rin po akong gana mag-vlog kasi medyo sumama yung pakiramdam ko, kaya yun, absent po ako sa kindergarten ng 3 araw. At kahapon po, yun, pumasok ulit ako, although nanghihina pa rin, pero gusto ko po kasing ipakita sa kanila na motivated akong magtrabaho sa kindergarten. Kaya yun, so good lang. At saka nakakatamad po sa bahay din pagka lagi na lang nakahiga. But anyway mga kabayan, so ito po yung huling project na ginawa ni Maddie. So yan, ginawan ko lang po siya ng kahoy. Tapos siya na yung gumawa nitong parang sa net. Kasi po baka interesado yung ibon dito na dumapo. Yan, kumbaga obstacle para sa kanila. So yun, ang na-videoan ko lang po kung paano niya ginawa. Tapos pagkatapos nun, yun, nagpahinga na kami. So, ginagawa ko po itong vlog ngayon. Gumising ako ng maaga or bumangon ako ng maaga. Dahil Sabado rin po ngayon, kailangan ko mag-upload ng vlog kada Sabado. So sana maihabol ko po ito ngayong araw. Kasi edit ko pa, tapos color grading pa. Mabahabang trabaho, kaya sana. Yun, matapos ko po ngayong araw. Pero mga kabayan, yun, isasabit ko po to dun sa playground. Tapos ipapakita ko po sa inyo yung kabuuan at itsura ng buong playground ng aming mga babies dito sa bahay. So under the week, medyo iniba na rin po namin yung setup. So ito po, makikita niyo yung final setup. So yung mga ibon po namin ay nasa kulungan pa. Mamaya pa namin bubuksan yung pinto. Kasi medyo maaga pa. So yun, ipapakita ko po sa inyo yung playground. Kagaya nga na sinabi ko, paulit-ulit na ako. At yun, maraming salamat po sa panonood at pagsama sa amin ngayong week. At yun mga kabayans, kita-kits po tayo next week. Marami po akong gagawing vlog ngayong December. Kasi po, plano na namin magpunta sa iba't ibang Vinaxmart. Sa English ay Christmas Market. So yun mga kabayans, see you next time. Have a nice day. God bless. Huwag niyo munang iskip. Panoorin niyo po muna yung video or yung b-roll ng playground ng aming mga babies.